Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Leng Corimao Vlogs. Subscribe at tsaka like, comments, and subscribe my YouTube channel. Actually guys, itong iba vlog ko, hindi siguro siya sa anong magandang paraan talaga to, promise. Iba-vlog ko kasi gusto ko. Gusto ko sila. Ito sila. Gusto ko sila. Tapos, yung father ko kasi, mother ko, almost family circle ng family ko, ng father side ko. Maka-Marcos talaga. Loyalist sila. Tsaka nung kabataan ko pa, naramdaman ko talaga kung paano ang pagiging isang makatao, isang makapilipino, si Apo Lakay Marcos. Ramdam na ramdam ko na abot namin yung napakagaan na bilihin. Kahit sabihin natin maliit pa ako, pero naramdaman ko yung hindi naghihirap yung magulang ko. Kasi alam nyo guys, naramdaman mo yung presidente na hindi inaalila yung kanyang mga tao. Hindi ginawang nakakaawa. Sa paninira naman sa Marcos side, may napatunayan ba sila ang tanong? Now, nakikita ko sa lahat ng mga nangyayari na ginawa kay Marcos, nare-review ko yung history, naibalik ko. Pag-aralan namin yan, elementary, high school, college. Parang na-twist yung history. Pero kung tutuusin, kung iisipin mo, parang hindi tama eh. Tama nga yung sabi ni Governor Chavit Singson. Lahat pinatunayan, lahat sinabi niya, puro kasi kayo paninira. Sabi niya ganun. Tapos, sabi pa niya, lahat binibintang. Kahit yun ang nangyari sa massacre, dinadagdag. Nung nag-analyze ako, nag-iisip ako, at nag-review ako, nagbabasa ako nung past na history, oo nga, parang alam mo yung ano, yung ito sila, mga sikat na ha, milyonaryo baga. Sa madaling salita, pwede na silang humiga sa napakaraming pera nila. Pero, alam nila ang kalakaran. Alam nila ang nangyari sa kanila. Alam nila kung sino ang dapat kakampihan, sino ang dapat lalabanan, sino ang dapat luklukin sa karapat dapat na upo sa susunod na pangulo ng ating bansa. Noon, noong unang panahon, mabalik tayo sa history na ganun. Napakagaan ng bilihin. Napakagaan. Alam mo yung, oo sabihin natin na sa probinsya kami, pero nararamdaman ko yung gaan ng buhay. Basta yung mga bilihin lahat. Tapos nakakatikim ako ng mga gatas na libre lang. Tapos, i-review mo yung history ni Apo Lakay Marcos. Ang dami niyang nagawa. Ang dami pala niyang nagawa. Lahat tayo ng Pilipino, lahat tayo na hindi nakakaalam at hindi bumabalik sa nakaraan na walang alam, i-review niyo, alamin niyo. Kung sino man makapanood sa vlog na ito, oo, i-review niyo. Ang daming ginawa ng Pangulong Ferdinand Marcos. Andun din yung ginawa ni Binibining Imelda Marcos. Ang dami niyang ginawa. Isipin mo guys, from yung cross na San Juanico Bridge, ibig sabihin, nasa puso nila. Nasa puso nila ang paggawa, pagtulong sa kapwa. Yung sinasabi na naman na propaganda na naman ni
former ni incoming president BBM Marcos, yung binitawan niyang salita na sa Cagayan de Oro o Samis na magkakaroon ng airport. God bless soon. Sana. Alam ko, matutupad yan. Yung kayamanan nila, nare-review ko, nagbabasa ako ng history. Nabasa ko lahat. Mayaman na pala dati si Apo Lacay Marcos. Kagaya ngayon, yung mga ibang negosyante, hindi nagdi-declare ng mga kayamanan nila. Parang ganun lang din. Pero nung naungkat nila, gusto nilang kunin lahat. Alam niyo na po kung sino yun. Gusto nilang kunin lahat ang pagmay-ari ng mga Marcos. Nasa kanila naman yun. Sabihin natin, umupo si Apo Lacay sa pagka-presidente. Na-assume niya ang sa loob ng 20 years na pagserbisyo sa ating bansa. Pero tingnan nyo naman, isa-isa, kung ano nakikita at anong nangyari sa kanya. Anong ginawa niya? Anong ginawa nila ng kanyang asawa, ng kanilang pamilya? Kung ma-review lang ninyo, pakinggan nyo lang lahat yung mga taong, totoong mga taong nagsasalita sa kagaya kay Governor Chavez. Lahat ng mga tao na nakakaalam sa totoong pangyayari sa kay Apo Lacay Marcos, alamin nyo, ito sila, itong mga taong nagdi-declare, pinupush si BBM. Alam nila eh. Alam nila ang totoo eh. Hindi sila na brainwash. Hindi sila naglagay sa isip nila na ganito, ganito, ganyan, ganito. Hindi. Kung hindi, alam nila ang katotohanan at ano ang nangyari sa kay Apo Lacay at ano ang background ni Apo Lacay, Ferdinand Marcos. Alam nyo guys, napakasarap kasi yung bumoto ka nang nasa puso mo eh. Yung, alam mo, napakagaan talaga eh. Napakagaan mag-shade, napakagaan bumoto, napakasarap pumunta sa voting station na yung buo yung loob mo na ito ang dapat manalo. Ito ang dapat maluklok, ito ang dapat mabigyan ng karapatan na manilbihan sa taong bayan. Tayo yun. Tayo yun. Yung mga matatalino, wise, na alam natin kung sino ang karapat dapat na maluklok, sino ang karapat dapat na umupo. Alam mo, ang sarap kasi yung may family tayo, may mga anak tayo. Lalaki sila, lalaki at lalaki. Pag open mo sa social media, Ferdinand Marcos magnanakaw. Yun ang laging sinasabi. Pero i-review mo, balikan mo ang nakaraan, yung past. Mali ang ginawa nila. Na-twist, kumbaga, binaliktad yung history. Alam ko, maraming matalino dyan. Alamin nyo guys, huwag kayo magpapadala, huwag kayo magpapaudyo kung ano man sinasabi ng iba. Kaya ako, nung tumakbo si BBM bilang presidente, eto, may karapatan na akong bumoto dahil nasa edad na ako. Simula nung mga past na pangulo, karapat-dapat din akong bumoto kasi nasa tamang edad na ako. Eto guys, nung tumakbo si BBM, anak ni Apo Lacay, Ferdinand Marcos, at Mrs. Imelda Marcos, napakasarap. Natutuwa ang puso at damdamin ko na siya ay tatakbo, na siya ang mangulo, siya ang mananalo sa darating na halalan. Watch out guys, God knows, wala sanang mangyaring dayaan. Alam ng pangkalahatan, alam ng kalahatan ng tao, BBM is number one. No one can replace except one, BBM. Si Sara Duterte is the vice president. BBM is the president. Sara Duterte is the PC presidente.
Abangan natin, guys. Lahat, magkaisa tayo. Magtulungan tayo sa darating na halalan. Ingatan natin yung boto natin. Mananalo ang ating presidente, mga ka-BBM, Sara Duterte. Lahat ng mga kasamahan ni BBM, Unity, pagsamasamahin natin. Isahin natin ang boto. Labanan natin. Magtulungan tayo, guys. Huwag natin pabayaan. Huwag natin masayang ang boto natin. Dapat ang isulat natin sa baluta, siya, si BBM, siya, si Sara, number 7, BBM, at si Sara Duterte. Alam niyo, guys, pagka bumuto tayo, nagaling sa puso natin, pakasarap pakinggan. Si BBM is number 7 at saka si Sara Duterte number 4. Number 7, number 4. Okay, guys. 4, Sara Duterte for Vice President. 7, for President BBM. Magkaisa tayo, guys. Labanan natin lahat. Tulungan tayo sa darating na halalan. BBM. Sara. Thank you, guys. Thank you for watching. Sana kahit pa paano makatulong tong video na to. Malapit na ang halalan, guys, May 9. Sa darating na May 7, magkakaroon ng rally ang BBM Sara doon sa Asyana, doon malapit sa Pasay. Gora, guys! Gora! Sama tayo at magkakaisa. Magkakaisa para sa bayan, para sa unity, para sa ating lahat. Join tayo on May 7. Thank you, guys. Thank you for watching. You need to like and comments to my YouTube channel. Thank you very much. Thank you, guys. Huwag kayong magsawa. Sana mapanood nyo. Pakinggan nyo lang. Kasi yun ang nasa puso at isip ko. Promise. Ako, gaan talaga ang loob ko bilang isang Pilipino. BBM tayo, guys. BBM. BBM Sara. BBM Sara. BBM Sara. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye.